Yung aking rucksack, napakalayo. Napakalayo na niya. Paano, beautiful people? Pag dala-dala mo siya, makukuba ka. Ha? Ayaw ko naman makuba, no? Ayun ko. Ay, ang ganda ng bato niya, oh. Mabutit, napakalinaw ng tubig at saka mababaw siya. Hindi siya nakakatakot. Ganda ng tubig sa awa ng Diyos. Ay, buti yan. Butit maaga ako nagpunta rito. Oh. Mabuti na lang at maaga ako nagpunta rito. Dahil kung magpahapon ako, nako. Ano ito? Huh, kalamig ng tubig ko eh. Para siyang suso, pero hindi naman siya suso. Siya, korte niya suso, parang kabibe. Pero hindi eh. Ano yun, bakit may guhit tong ano na to? Ay, kalamig ng tubig. Ay, para kong kinukuryente sa sobrang lamig. Bakit may mga guhit siya? Na kulay pula. Anong ibig sabihin yan? Ha? Anong ibig sabihin itong batong ito? Tingnan mo yung aking rucksack. Nako. Lumalabo yung aking ano. Oh? Kukunin ko nga yung magnet. Kunin ko lang yung magnet ko. Pero ilalayo ko lang siya sa aking cellphone dahil pagka sandali nga, nasaan na ba yun? Gago rin yung magnet na to eh. Napakasaway. Saan na yun? Ito ba yun? Saan na yung aking kamay? Ayun. Eh, hindi eh. Pero bakit may mga guhit siyang pula? Ibang klase. Au! Tarantado talaga tong magnet na to. Lagi akong iniipit. Tingnan nyo oh. Ito mga jasper ba? Ayoko ng jasper, jasper. Agata, agata, agati. Agate. Wala nga akong machine. Kung machine lang ako at yung magpapakintab. Naghanap nga ako, beautiful people, kasi gusto ko. Nagtanong ako doon. Ang sabi niya eh, sa AB daw ako mag-bestelled. Yung mag-order ba? Naku po, ano ba naman? Nag-swimming na yung malaking aso. Puro na lang aso, aso. Wala nang ginawa itong mga tao na to. Alaga ng aso. Kasi dito, beautiful people, mas gusto nila alaga ng aso kaysa bata. Ayaw nila ng bata mag-alaga. Kasi una, ang bata, kasi beautiful people, magastos. Tapos, pag lumaki, iiwan na yan sila. Hindi sila alagaan. Ganyan. At saka ayaw nila ng may mga anak. Mga Austrian. Ayaw nila. Mas gusto nila aso. Magtilap-tilap sa kanilang bilat. Ako, beautiful people. Ay, nako. Yan ang gusto nila. Pasensya na kayo, beautiful people. Puro lang talaga ako kalokohan. Kaya nga, naalala ko tatay ko nung nabubuhay pa siya eh.
dahil po yung bahay po namin, ang sahig po noon ay kawayan, di may mga butas-butas. Tapos po yung aming bakuran, gawa lang po yun sa palwa na kahoy. Gawa lang ng nanay ko yun. Tingnan ko nga to kung ito ay, ay ang ganda niya, oh. Hindi naman. Kunin ko ngayong magnet ko. Saan yung magnet ko? Di, yun nga po, no. Eh, hindi siya, ano. Di, may bakod kami. Yung bakod namin, sira. Tapos po, ang kapitbahay namin po ay maraming itik. Marami po silang pato. Yung mga pato po, beautiful people, nagpupuntahan doon sa silong ng bahay namin. Kasi beautiful people, kumakain po kami sa may sahig. Sa may sahig lang kami, wala po kaming lamesa. Ganun naman po talaga, diba, noon sa probinsya, sa sahig ka lang kakain. Tapos yung mga mumho, doon lang, ihuhulog lang doon sa silong. Kaya, di, ayan na nga po, di, siyempre, yun, punasan mo lang, mga mumho, yung mga pinag-anuhan ng kanin, doon, nahuhulog na sa silong. Ngayon, may mga itik doon o pato, beautiful people, pumupunta, nangangain ng mga tira-tira kung ano yung nahulog namin, ano. Tapos may apat na pato doon. Nangingitlog doon sa aming silong, nangingitlog. Kaya maswerte kami, beautiful people. Kahit kami mahirap, ang ulam namin at ang almusal namin itlog. Libre. hindi namin sinasabi doon sa kapitbahay na ang kanilang pato ay nangingitlog sa aming ano, sa aming silong. Ba't mo sasabihin eh sa beautiful people, sa hirap ba naman ang buhay mo na handyan na yung mga pato, nangingitlog na sila. Aayawan mo pa ba? Tatanggihan mo pa ba? Di pabayaan, di yun. May itlog kami almusal, may prito kaming itlog na aming ulam. Maganda po talaga pag may alaga kang mga ganyan, manok, pato, itik, mga nangingitlog, hindi ka na magugutom, beautiful people. Sa totoo lang. Bakit ba ito ay green? Ano ba yan? Lumalabo yung aking camera. Sandali nga. Ayan. Di, ayan na nga, beautiful people. Yung kapitbahay namin, ang kanilang mga pato, siguro 11 o 13. Lahat yun, beautiful people, may mga pangalan. Ang mga babae, tinatawag niyang, ano, Maria, Lina, Maricel, Edna, ganyan po. Tapos yung mga lalaki naman, tinatawag nila niya, kasi matandang dalaga yata po yun siya. Hindi, may apo rin pala yun eh. Bakit may apo siya kung matandang dalaga? May anak siguro. Kaya lang, wala po sa kanya naninirahan. Di, may mga alaga siyang ano, mga pato, itik, daming itlog sa kanila. Pinapangalanan niya po ng ganyan. Pedro, Efren, ganyan. Tinatawag ganyan, Efren, nakala mo, tumatawag siya ng tao ba? Pero yung mga pato lang yun. Pagkahapon na, tatawagin na niya, Efren, Pedro, ganyan, Cesar. Magtatawag na yan, Edna, ganyan.
Maria! Maricel! Tawag siya ng tawag ng ganyan. Eh, matandang dalaga. Eh, yung mga kapitbahay, nako, tinatawag nyo na naman po yung mga anak ninyo, sabi ng mga kapitbahay. Eh, binibiro siyang ganyan. Oo, mga anak ko na yan eh, sabi niya. Mahal na mahal ko yan. Sabi niya, di ayan na nga po, no. Di... Eh, siyempre, ang tatay ko, beautiful people, ay gago yun. Kasi nga, mahirap nga lang po kami dyan sa Mindanao. Ang ginawa niya po, si Cesar! Nasa kawali na! Sa dami niyang alaga, pero kilala niya ang mga alaga niya, beautiful people. Kasi nga, may mga pangalan eh. Eh, siyempre, over the backwood kasi si Cesar. Kaya yun. Nag-over the backwood si Cesar. Ang ganda niya, beautiful people, oh. Ayan. Di, nag-over the backwood si Cesar. Ayun. Huwag kang mag-over the backwood sa tatay ko. Talagang kawali, diretso mo. Di, ayan ang... Tawag pa rin siya ng tawag. Tawag siya ng tawag. Hinahanap niya. Di, ayan na nga po, no. Sa katatawag niya, ng katatawag, kunin ko po siya, hugasan ko na lang po siya. Hindi dumarating si Cesar. Pero ginabi na siya, daladala niya, sulo. Kasi lahat, tinawag na sila Edna, sila Maricel, sila Maria, sila Pedro, pero si Cesar. Hindi dumarating. Kasi yung mga pato na yun, beautiful people, mga parang tao na rin yun, parang mga ano ba. Kasi nasanay na ba siya, para bang yung alaga niya, parang may isip na rin. Pagkahapon, umuwi na yun. Ang tatay ko nag-ukoy-ukoy. Kinuha niya si Cesar. Ikilala niya yung mga alaga nung matanda. Ayun, nagtanong siya. Halo po, nakita niyo po ba yung aking mga alaga? Sabi ng tatay ko. Eh, siyempre, mga bata pa kami noon. Eh, yung tatay ko, tinanggalan na niya ng mga pakpak eh. Nilunod na niya. Nilunod na niya sa... kumukulong tubig yung pato. Sabi niya, nakita niyo po ba si Cesar? Ay, hindi po namin nakikita. Saan po ba yun? Saan ba nagpupunta yung ano ninyo, alaga? Hindi, dito-dito lang yun. Pag kinatawag ko yun eh. Umuwi yun eh. Nag-quack, quack, quack. Nagaganyan na yun, sabi ng matanda. Sabi niya, eh, ilang buwan na po ba yung alaga niyo? Sabi ng tatay ko, eh, ano na yun? Sabi ng ganyan, mahigit isang taon na yun. Sabi ng tatay, kaya pala makunat eh. Tarantado yung tatay ko. Sabi niya, paano niyo po nalaman na makunat? Eh, siyempre sa mga ganyang edad ng mga, ano, pato, makukunat na yan. Gago talaga tatay ko. Kaya pala, naubos na daw yung mga panggatong ng tatay ko hanggang hindi pa rin lumalambot yung, ano, yung pato na pinakukuluan ng tatay ko ba? Kasi nga, makunat nga naman. Sabi ng tatay ko, kaya naman palang kunat-kunat noon eh. Sabi ni, ano, ay hindi ko banggitin yung pangalan. Sabi niya, bakit? Bakit niyo po alam na makunat? Eh siyempre, ang mga pato, hindi dapat yan pinatatanda. Kailangan mga ilang buwan lang yan. Niluluto na yan.
Sabi, eh, hindi ko po yung niluluto. Sabi ng matanda, kasi po ay mga alaga ko lang po yun. Parang mga anak ko na yun. Sabi ganyan. Ah, ganun po ba? Ay, baka naman uuwi na yun. Eh, sana nga po. Ayun, kawawang Cesar. Kaya hindi ako kumakain ng mga lumilipad eh. Lahat po ng lumilipad, hindi po ako kumakain. Manok, itik, ibon, pato, gansa, kahit anong pang ano. Hindi ako kumakain yan kasi parang mga anghel din yan eh. Malapit ako sa anghel. Hindi, ayan na nga po, no. Sabi ng tatay ko sa mga kapatid kong lalaki, oh, yung mga balahibo na yan, ilibing nyo. Ilibing nyo na walang makakakita. Dahil nakita tayo ng kapitbahay natin na inulam na natin yung kanyang Cesar na kanyang alaga. Eh, siyempre, beautiful people, ang tatay ko, hindi marunong magluto yon. Diyos ko, anong ginawa niya? Wah! Sabi ng mga kapatid ko, ta! Walang lasa yung luto mo, ta! Sabi ng ganun. Paano, tatay ko, hindi talaga marunong magluto yun eh. Ginawa lang niya, pinakuluan ng tubig. Hiniwa-hiwa lang niya. Tapos, parang nilaga lang ba niya, beautiful people? Walang asin, walang paminta. Grabe. Wala talagang alam na ano yung pagluluto. Mas mabuti po yung kapatid ko, yung panganay namin na siya, ano, ginawa niya, bumili siya ng mantika. Nilagyan niya ng toyo. Bawang, suka, to, ano yan, ganyan nga, inadobo niya. Ayun. Nakakain. Mga kapatid ko, tatay ko. Buti nga yung kapatid ko yun, ano yung panganay namin. Magaling siya magluto, masarap siya magluto. Eh, walang mga alam yun eh. Eh, ang nanay ko yata noon, nasa palengke, nagtitinda yata nanay ko eh, ng mga kangkong, ganyan, tanlad, mga saging. Kasi beautiful people, mautak kasi nanay ko, may tanim kaming mga saging sa harap ng bahay namin. Kaya hindi kami magutom din. Yun. Kahit pobre. Kaya lang yun nga lang, walang bigas. Yun ang mahirap sa probinsya. Ang galing niya, oh. Ang mahirap talaga pag sa probinsya ka. Wala kang kakainin ba? Dahil mahirap sa probinsya eh. Manginhas ka, may ulam ka. Magpunta ka ng bukid, may saging kamote ka. Pero kung ikay tatamad-tamad, gutom talaga ikaw, nganga. Ganda nitong bato ito. Kasi may ano po siya, oh, yan oh. Yan. Para siyang may taba. Jasper yan. Hindi iyon. Ang kawawang Cesar, hinahanap ng kanyang amo. Eh, yung pala, nasa tatay ko na, nagpapakulo na siya ng tubig, tinambog na yung sa malaking kaldero. Ganyan po. Eh, paano? Trespassing naman kasi yung pato na yun. Bakit kasi nagpunta sa silong? Kaya, tapos yung si Maria at saka si, ano, si Edna, nangingitlog. Lagi kaming may itlog, lagi kaming may ulam. Rito, yaan,
Ano kaya yon? Tingnan ko nga. May pritong itlog, may nilagang itlog. Ganyan, beautiful people. Ay, hindi pala siya. Kaya, kung kayo po ay mag-alaga ng pato, babae at lalaki, para, o kaya manok at manok din, babae lalaki, ganyan. Dadami po yan. Kung may alaga rin kayong baboy, babae lalaki rin. Kasi, beautiful people. Para, manganak, mangitlog. Ganyan, padami ng padami. Kahit kayo sa bukid lang, pwede nyong ibenta ang itlog. Pag nanganak ang baboy, eh, alam nyo naman ang baboy pag nanganak yan. Hindi mo alam kung ilan. May pito, may siyam, may 13, may 14. Dadami talaga. Kung lagi kayong may alaga ang ganyan. Pero kung mag-alaga kayo, yung may malapit sa may sapa o sa dagat, ganyan. Kasi hindi para hindi bumaho ba yung mga iti, yung mga tae ng mga baboy, yung mga ano, ganyan po. Kailangan talaga may ano ka, may matubig. Kasi kailangan maging malinis. Yayaman po kayo kung matalino lang kayo. Ako, noon, kung ganyan lang ang ano, ngayon, sus. Tapos, may mga garden kayo. May mga ano kayong ano, yung tanim. Gulay, sus, malunggay, ganyan-ganyan, kangkong, talbos. Buhay po kayo. Tapos, masipag lang kayo magtanim-tanim ng ano tawag doon, kunin ko nga yung ano, panungkit. Magtanim-tanim po kayo ng ano ba yan? Uy, bakit gustong-gusto magpakuha sa akin ng kulay green naman? Ng gulay, ang palaya, magtanim kayo ng kamatis, okra. Dati, beautiful people, may tanim din kaming ang palaya, okra. Nung nabubuhay pa po yung kapatid ko, panganay, doon sa malaking bahay. Kasi doon may lupa pa yon. Eh ngayon, siniminto kasi. Dapat hindi siniminto yung lupa na yon. Tinamnan ba? Dati kasi may mga tanim yon. Kulay green kasi, beautiful people. Oh. Ayan o. Oh. Aw. Ang gara niya o. Oh. Para siyang aliens. Ayan. Kunin ko ka. Ang galing, oh. Oh, kalamig. Tingnan nyo, beautiful people. Kulay green siya. Ibang klase. Oh. Ay, diyan ka muna. Mabigat, eh. Yun. Hindi ka talaga magugutom, beautiful people. Kung ikaw ay masipag, magtanim-tanim, problemahin mo na lang bigas. Pero hindi ka rin mamumblema sa bigas kasi maiibibenta ka sa kapitbahay mo eh. Yung kapitbahay mo, maaring may bigas sila. Pero wala silang ulam. Hindi ipagpalit mo, ikalakal mo ba? Ganoon. Kailangan maging maabilidad ka. Kung hindi ka maabilidad, nga. Alam niyo, beautiful people, ang mga taong nag-aral, talo yan sa mga maabilidad na tao. Ganun po yun. Yung mga nag-aral, beautiful people, talo yan sa mga maabilidad na tao. Sino ang mga negosyante, beautiful people, na may mga tapos? Wala po, kakaunti lang. Pero yung mga maabilidad na tao, magagaling sa negosyo yan. Basta't marunong ka lang humawak ng pera, marunong kang kumuwenta ng pera mo, yayaman ka. Kasi maabilidad kang tao eh. Pero nag-aral ka nga, di mo naman ginagamit ang pag-aaral mo. Kaya iyon, naku, may nagda-jogging. Buti na lang at
wala si Coco. Pag nakakakita ako nagja-jogging, nag-aalala ako palagi eh. Kasi si Coco ba? Anong klase ba yung bato na yan? Kunin ko ba yan? Ibang klase? Bato? Kulay green? Lahat mga green ang mga bato rito. Sandali nga. Ay, kunin ko lang to. Pangtukod. Kasi madulas kasi to beautiful people eh. Ay, good. Super. Tingnan ko lang tong ano. Kasi may tumbang kahoy. Mayroon oh. Nalanta na yung ano oh. Yung ano ba? Yung champignon. Yung ano tawag sa atin yan? Kabuti. Mayroon. Nalanta yung kabuti oh. Sa sobrang tigas ba naman eh. Atigas. Yung sobrang lamig ba? Ano kayang mayroon dyan? Sandali nga. Mayroon kayang ano dito? Ano to? Sandali nga. Ah, malambot siya. Ay, ano yun? Sandali nga. Ow! Uy. Sandali, kunin ko lang to. Wow! May ano na naman ako. Wow! May ganda to. Sandali, baka ako'y madulas. Nako. Ay! Kaya, beautiful people, ganun lang po. Kailangan maging matalino ba? Maabilidad. Ay! Naku, may aso na naman. Yan, beautiful people. Ang ganda. Na, hello! Ang ganda ng aso. Na, hello! Gusto swimming? Gusto swimming? Na, habi ni. Habi ni. Habi ka ni. Ayan na, beautiful people. Nakatatlo ako. Oh. Isa. Dalawa. Tatlo. Wow. Tago ko lang kasi maraming tao. Akala ng aso, ako ay mayroong pagkain para sa kanya. Grabe. Ayan. Maano ako sa mga aso, malapitin. Paano may alaga kasi akong aso, beautiful people. Kapag ikaw may alagang aso, naaamoy ng aso yan eh. Namukha ka rin aso. Naamoy aso ka rin. Hindi. Maano ba? Ang ibig kong sabihin, beautiful people, gusto nyo na naman ipaliwanag ko? Kapag po ikaw ay mabait sa aso, naaamoy po yan. Yung aso niya, gustong pumunta sa akin. Pag naamoy kasi po ng aso yan na ikaw ay mabait sa kanila. Ngayon, gustong umano ba? Yung parang bang, ano ba tawag nun? Yung para siyang, ano tawag nyo? Babati ba? Naku, naku, gumugulong oh. Gumugulong na parang itlog. Yan, parang yung aso ba na nakita niya, para ka ring amo niya ba, yung boss ka niya. Ganyan. Natinan mo yung aso niya, oh. Ayun na naman yung aso. Naaamoy-amoy niya. Hello. Aha. Binasin. Tingnan nyo, lahat ng mga aso nakikita ako, gustong pumunta sa akin. Ano ako? Ina ng aso? Okay. Aww. Para kong gago, beautiful people. Ay, daldal ako ng daldal. Sige, inom nga ako ng tubig. At nakakauhaw. Puro ako katarantaduhan talaga, beautiful people.
Ang ganda kasi ng panahon ngayon, beautiful people. Kaya, ganyan. Sige, lipat ako dun sa kabila. Pero gusto ko dalhin tong aking ito, para hindi ba ako madulas. Ayan, kabigat nito, beautiful people. Uy, kaya ayaw kong magkukuha-kuha. Kasi maya pa ako uwi sa bahay. Kiskat! Ano nung oras na ba? Uy, mag-aalas 12 na pala, beautiful people. Sandali nga. Kaya yan ang kwento ng taong mahirap, beautiful people. Kapag ikaw ay madiskarte, maabilidad, talo mo pa ang matalinong nag-aral. Kaya ang daming mga yumayaman, beautiful people. Dahil maabilidad sila. Noon nga, ay, ang ganda ng bato ah. Ano ito? Maano kaya to? Ano ba yun? Didikit pa rin kaya ang magnet sa ilalim ng tubig? Kasi baka ano ba siya? Yung meteor. Ay, ang ganda nito. Kasi lamig ng tubig, beautiful people. Sobra lamig. Ay. Ang lamig-lamig ng tubig. Meteor kaya yun? Tingnan ko nga. Subukan ko sa aking ano. Sa aking magnet. Nasaan yung aking magnet? Kung tatalab siya. Aw! Tatalab ang magnet sa tubig. Hindi. Hindi ko alam kung tumatalab ang magnet sa tubig. Hindi pala. Ah, ngayon lang ako. Sige. Grabe, uy. Sobra lamig talaga. Hi.